Lodi, ito na po yung ating cassava cake. Tayong butter or margarine at yung itlog. At siyempre gagamit tayo ng tray. Ayan. Kakailangan din po ninyo ng brass. Ayan, mga lodi, panlagay po yan. At kailangan po meron kayong oven. Mas maganda po kasi luto sa oven. Ayan po. Yung po ating mga ingredients. Tarawahan po ninyo ako kung paano ko gagawin ang cassava cake. Samahan po ninyo ako. Ayan. Bubuksan na po natin yung itlog. At yung itlog lang po yung gagamitin ko. Wala pa ako ng bati. Ayan, ito. Ang bit. Ayan, ginger lang po na gamitin ko. Ayan, magandang hindi. Hindi lang yan. Ayan, pwede na po yan. Kanya-kanya po tayo ng style. Ang iba po kasi may iba pong procedure. Pero ako po kung gusto nyo ng style ko. Ayan. Ayan, pagkakataon pong ito. Ayan, lagay ko na yung gata. Kasi lahat ang gata po ginamit ko. Ayan. Gamitin po ninyo mga lodi yung cream. Coconut. Kung bibili po kayo ng gata, mas masarap po yung cream. Huwag po yung coconut milk ha. Kasi mas creamy po talaga yung milk cream. Coconut cream. Ayan, simutin lang po natin. Nagkakarabi yung mga kahit po yun. Ang tawag po rito, kasaba bara-bara. Lang po natin kasi wala ko pang kaya yan. Ayan lang. Ngayon sa pagkakataong ito, lalagyan na po natin ang gatas na malapot. Grabe, sarap nito. Ayan, kailangan simutin natin yan. Ponies sa palate kasi dalawang kilo yun eh. Ayan, okay na yan, harap na yan. Ayan, and then subukan po ninyo ang gamitin ng cream instead of gatas ng balagnaw. Gumamit po ako ng tawag dito cream. Namak niyo. Ayan. Sarap po. Ayan. Grabe ito. Sarap ito. Mix lang po natin. Pwede mo na tikman yan. Grabe. Sarap. Ako po ito. Lalagay na po natin ng margarine. Ayan o. Ayan lang. Sarap niya na. Oh.
Ayan. Islang po natin. Tapos lagay na rin po natin ang grated cheese para mas masarap. Ayan po, kasaba. Masarap, di ba? Ayan na yan. Maraming cheese. Masarap. Ayan na, mga lodi. Ngayon, sa pagkakataon pong ito, ihahalo na po natin ang kasaba. Bubuhos ko ito sa kasaba. Kasaba grated. Ayan na, mga lodi. Oh. Okay na po yan. Grabe. Dito ko lang, sold na. Wait lang. Kung napapansin po ninyo, yun yung grated kasaba ko, medyo magaspang siya, di ba? Kasi mas gusto ko, mas masarap po yung anihin, yung talagang grated. Ayan. Para yung shredded ko, ayan ako, di ba? Parang ano lang siya, medyo malaki siya para pinapino mo pa yung kasaba. Kasi pagka masyadong magaspang, masyadong pino, hindi ko gusto kaya ito ginawa ko, ginaspang mo po ng konti. Ayan, makita po natin. Bubuhos ko na po rito yung ating pinaghalo-halong cream. Ayan ako, di ba? Buhos na po natin lahat yan. Grabe. Ayan o. O, kayo. Ano sa palagay ninyo? Baka may suggestion kayo. Ayan o. Mas masarap kasi pagkakasabay yung makunat-kunat siya. Yung kumakapit talaga siya. Ayan na, diba? Haluin lang po natin mabuti. Ayan o. Po natin yan mga 3 minutes. Ayan o. Tapos lalagyan natin sa tray yan. Ayan. Pinainit ko na po yung ano, pina-preheat ko na po yung oven. Ayan o. Comment naman po kayo. Ayan o. Ayan, nahalo ko na yung mabuti yan. Hindi mo nakapansin ninyo. Then next, i-prepare na po natin ang ating tray. Pakita ko naman po sa inyo kung paano. Ayan, set-aside muna natin ito. Ngayon meron tayong brass, saka yung margarine o butter. Dapat meron po yun. Papahiran po natin yan. Ganoon lang po yan. Hindi po siya masyadong lumikit. Ngayon na lang po kadali ang gumawa ng kasaba cake. Yung laking butter ay po ano, ordinary ng coconut coconut ang gamitin nyo. Okay lang po yan, wala pong problema dyan. Ayan o, ayan, may butter na tayo. Maglalagay na po ako ng ating mixture. Ayan na. Ganyan lang. Dahan-dahan lang po kayo para hindi siya pumatak. Ayan. Kailangan. Ganyan tayo. Ano? Para hindi siya pumatak. Ano po? Hindi po ba? Huwag po nyo masyadong pakakapuluin. Okay na po yung kasi lalagyan po natin ng toppings yan. Ayan, ganyan lang. Diba? Ganyan lang po.
So, kamusta po kayo yan? Gusto rin ba niyo gumawa ng cassava cake? Subukan po niyo yung medyo malaki yung mga shredded niya, hindi yung pino, hindi yung yung iba kasi bine-blender. Ano po, mas masarap po siyang kainin yung cassava nung medyo talagang kagatin mo pa siya yung damandama mo yung cassava, di ba? Kasi may ngipin pa naman tayo eh. Grabe si kuya. Ayan, ganyan lang po. Huwag po masyadong puno. Ay, makagawa ko ng okay na yan. Ayan o. Kasaba. Pantayin lang po natin yan. Ayan, napreheat ko na po yung oven. Yung oven ko na po yan. Pina-reheat ko na po yung aking oven kaya lalagay na po natin ang aking kasaba. No, di ba na? Sarap nito! Wow! Pinutuloy po natin ito namin. Isang oras. 45 to 1 hour. Depende po. Ito madali lang to kasi manipis lang siya kasi tapos siya ng 25 minutes. Ano po, mamaya na po din habang iniluluto po natin yung ating kasaba, i-prepare ko naman po ang ating pan-toppings. Ayan, Yudi, pan-toppings naman po ito. Gagamit po tayo ng itlog. Ayan, batihin po natin. Grabe oh. Alam na this. Sarap nito. Ganda naman nila sa cream eh. Coconut cream. Napaka cream talaga niya. Ito yung masarap gawin sa ano, mga gagawa ng latik. Nilalagay din po natin ang gatas na malapot. Ayan na ha. Para mas lalong sumarap yan, gagamitan po, additional po tayo ng ingredients, yung makapuno slice. Grabe po, ang sarap nun. Yan, bati ituloy natin. Tapos gagamit po tayo ng cream. Yan, nama cream. And then, ayan, okay na. Comment naman po kayo. Ayan o. And then lalagay po natin ang coconut. Maraming coconut, mas masarap. Di ba? Panalo.
Hindi ko po tinipin sa ingredients yan. Tapos butter. Ah, yung ano, shredded corn. Cheese. Yan na. Alam na this then. Yung butter. Importante po itong butter. Ayan o. O paano? Malapit po maluto yung ating kasaba. Lalagay po natin ito at pantapings po. Pantapings. O paano? Mamaya na lang po ulit. Beses ko pa ba naman sa sabihin sa loon ay ito. Talagyan po natin ang tapis. Tapis. Ang kayo lang pagaya ako ay natin lapit na. Alam na this. Ano, konti na lang. Konti na lang. Kasabagin na. Mamaya ulit. Mamaya ulit. Tingin po ulit natin. Paano? Luto na yung ating kasaba. Lalagyan ko na po ng toppings. May nalalim niya. Para... Yan o. Ganda ng pagkakas niya o. Lalagyan po natin ng toppings ito. Lalagyan po ng mga puno. Cheese.
mahal ngayon, grabe. Mahal ang mga materyales ngayon. Tabi-tay lang ako ng kasaba, kahit mahal. Grabe po ang mahal ng mga pagkain Pinoy ngayon. Dali mga tuyo, grabe. Halos na doble yung presyo. Kaya ako, ayoko na kumain ng tuyo. Grabe po talaga ang mahal. Magugulat kayo. Bakit ganun kamahal ang presyo ng tuyo ngayon? Tuyo na nga, tutuyuin pa tayo. Nasaan ang justisya? Harap na, ayan, i-oven ko na naman siya. Oven ko na po siya ng mga 20 minutes. Ayan, lagyan natin sa oven. Kulo-kulo pa siya, oh. Harap na this, alam na this. Mga 10 minutes. Ayan, luto na yung aking kasaba cake. Ayan o. Harap na sa kasaba cake ni kuya. Kasaba, sarap ito. Diba, yan o, grabe o. O paano, luto na yung kasaba cake ko. Pakita ko po sa inyo, kasaba cake. Luto ko. O, diba? Good vibes lang.